ginagawa nila sa may sa bootcamp nila, although kusama-sama sila, grabe yung performance na pinapakita nila dito at RPC. Kailangan na nila respetuhin dito yung mga comfort picks ng Team Payaman. Pero here we go back to the pickings and the banning. Ang Team RPC ang kumuha ng signature lance up ni Tencent. Pati yung parsa ay kinuha nila kahit natalo na yung parsa nila kanina. Well, basically, alam nila eh. Alam nila yung lakas ng parsa dito, mga kaibigan. It's just that nagkakaroon lang din kasi talaga ng isang magandang counterplay coming onto the side of the Team Payaman. Pero speaking of counterplay, mga kaibigan, gusto nilang sabayan yung stationary ulti dito ng isang Farsa, which is the Eve, sa kanyang real world manipulation, mga kaibigan. So again, yes, meron sila advantage in terms of zone, in terms of the AoE damage plus the superposition, but then again, meron pa rin, we do take note that Team Payaman have that Kufra, mga kaibigan, para nga naman pasukin all the way dito kung saan ang positioning ng isang Farsa. Yun ang dapat babantayan din as well ng isang Farsa dito. Your team is picking. Pero maganda ito yung ban ng Team Payaman na Grak kasi pwedeng pahirapan ng Grak Black. Grabe si Yolo din dito ha sa Grak. Oh. Yung mga pagka kumukuha ng early jungle, yung isa nating si Chessman, ayan, yung may retribution, hirap. Pero dito sa fifth pick ng RBC, may Claude na lumabas. Tingnan natin kung Ruby ba to. Ruby na nga. Akala ko, pwede sila mag-franco. Gawa ng mga real world manipulation. Pero maganda rin naman yung Ruby. Yung Ruby as a tank ni Yolo, gawa ng pagka may real world manipulation, kapag may entropy, pwedeng higitin para makancel. Flicker in, higit, cancel na lahat ng ultimate skill, sabay babakbakan ng basing duet ng Team RBC. Perfect setup, Quiz Tet, ha? Perfect setup for the RBC. Ang poproblemahin na lang dito nila, yung execution. Sa tingin mo, Quiz Tet? True enough. Actually, ang mapaglalabanan nila dito, Kuya Kent, is kung sino ang mauna. Okay? Magpapakiramdaman to, Kuya Kent, mga kaibigan. Dahil kung sino ang unang mag-setup, pwede kasing i-counterplay, eh. Pwede i-counterplay ng Ruby. If and then, pumasok etong si Kufra, pwedeng hugutin ni Ruby. If and then, mag-setup si Ruby, hugutin niya, pasok naman din si Kufra. Again, sabi ko nga, sino ang may pinakamagandang point of entry, siya yung may kalamangan dito in terms of team fight. Once again, iyon ang iiwasan ng isang Eve pagkaharap ni si Yolo, para sa pagharap naman niya ang Kufra. Again, tama sinabi mo, execution is the key for this game number 2. Execution is the key kasi kahit anong ganda ng picks mo, kahit nasa iyo lahat ng meta heroes, pagka yung execution may problema ay hindi ka rin mananalo. Pero welcome to the Land of Dawn for the second time, RBC versus the Team Payaman, game number 2, 1-0 ang laban in favor of the Team Payaman. At ang ating sponsors for this game ay walang iba, ang Cherry Mobile, ang Enerbon Multivitamins with Mineral Ginseng and Royal Gel. At syempre, ang ating The Armory. Sana all The Armory! Sana all talaga, parang Enerbon na mapuro ka, full of energy, ladies and gents. Pero tignan natin kung may energy ngayon ang RBC para kumambak for the side of our Team Payaman. Sabi mo nga, Team Payaman have the one win advantage already. Pero again, tignan naman natin kung what will be the answer. What will be the strategic plan of the RBC? Kaizen, kailangan niya mag-ingat from the early phases of the game. Meron silang Claude, Kuya Ken. Importante ito, most especially onto the late game. Early phases, hindi mo rin gusto na makukuha at makukuha ang isang Claude. Claude, mararamdaman na natin, marinish pa lang power spike nito. For at least meron na siyang 3 core item. Kanyang DHS, kanyang golden staff, mga kaibigan, sapat na ang isang Claude dito. So basically, kailangan niya mag-farm. Pero Kuya Stet, ha, kahit may Claude ang RBC, ay grabe yung ikot na pinapakita nila. Tignan mo, huli na pumunta si Yolo dito sa may top lane, lamang na agad yung isang Kufra ni Reggie at si K4Y dito sa may top lane. Tignan mo, nare-recollect na nga nila eh. Lamang lagi dito ang Team Payaman. Parang laging 2-step ahead ang Team Payaman dito sa RBC. Although, early game pala, tignan natin kung paano babawiin yung mga hakbang ng Team RBC. Opo, mukhang nakikipagkulitan. Nakikipag-asara ngayon. Dalawang hero natin kami on the bottom lane dito. Pero naku po, may nakuha agad dito. Kuya Kent, ang ating team ng Payaman and a chance
na makakuha din sila today ng ating unang pagong. Si Doding Pagong, mga kaibigan, might be the reason para sa team Payaman naman makuha nila yung early advantage natin dito. Yung early advantage siya yun, yung pinag-uusapan dito para lumamang sa early game, para makapag-pick up agad, para lumuwag yung mapa. Kasi, instead, pagka ikaw yung nakakakuha ng early game advantage, alam mo yung pwede ka mag-overextend eh. Wala nang harang sa'yo, wala kang konsensya, wala kang iniisip na, ah, nakapatay ako, kaya ko pa ulit pumatay. Pero pag ikaw yung namatay, magkakaroon ka ng phobia, magkakaroon ka ng dilemma na huwag nang masyado mag-overextend. At ayun yung tendency kung bakit pagka kung ano yung unang team na makalamang ay nag-i-snowball na sa takot at dun sa deja vu na pwedeng mangyari ulit sa kanila pag... Mhm. Pero yeah, once the you have that early advantage, mga kaibigan, hindi ka pa rin pwede maging complacent. Kasi again, alam naman natin that ML ay parang bola. Mga kaibigan, madali lang baliktarin. Pero naku po, nagkakabigayan din ng mga suntok at mga damages dito sa bottom lane natin, mas especially that Paquito and as well as Esmeralda. Pero ayun naman 'yun ano eh. 'Yun naman ang mahirap dito when you are facing onto the Paquito eh. Kailangan mong madistansyahan kasi once mapuno yung kanyang 4 rage bar, definitely magpukuldown ang kanyang skill. Nako, setup dito, Kuya Ken. Ganda ng setup combination ng dalawang ultimate skill ni Reggie at ni Tu, the real world manipulation and the Tyrant's Rage. Talaga naman pagkapatong, Tyrant's Revenge, yatap na agad. At tignan mo dito, apat yung magkakasama dito, may setup din para lamang mapigilan yung Claude, para lamang hindi magkaroon ng mga item. Sabi mo nga, tatlong item lang ang kailangan ng Claude para magkaroon ng laro dito. Pero kung hindi niya makukuha yung tatlong item na ito, ay hindi siya pwedeng pumalag. I-take note pa natin na naka-support emblem yung isa nating Claude na pagka nakaka-hit na kalaban ay may plus 8 ba or plus 10, Kuya Stet. Nakakalimutan ko na kasi hindi niya makakapitalize yung kanyang emblem kung hindi siya makakalapit sa hero dahil tatlo lagi yung magkakasama sa may tatlo. Importante makuha niya yung gold resources na kailangan niya dito. Kaya definitely nakita natin, hindi natin siya masisisi kung bakit yan yung kanyang kanyang emblem dito, Kuya Kent. Kasi sabi ko nga, again, mas mayu-utilize niya yung kanyang power spike dito kapag meron na nga siya ng mga item na sinasabi natin. And now, the second turtle of the game. And this gonna be, or this might be, another team fight dito, Kuya Kent. Another team fight, pero may phantom execution na binigay. Pero isang Chessman pa rin ang nakakuha at ngayon pwede siya mag-assim dahil alam niya na meron pa siyang extra damage or extra shield. Pero anong extra shield? Sabi ni isa nating Paquito dito, papatayin kita. Pero may post na binigay ko yung stand ha. Alam mo yon, parang nakita nung isa nating pack, ng isa nating Paquito na nag-overextend na nga yung isa nating Hayabusa. Sabi niya, aba, balik to. Alam niya eh, parang di ba alam naman natin na ang isang Hayabusa, pag umabanti siya ay aatras din bigla pagkabigay na kanyang first skill, pagkabigay ng mga ibang skills niya para mabawasan yung buhay. At ayun na nga yung ginawa niya. Alam niya na wala na itong mga dashes, tsaka niya binigyan ng left and right hook, may dempster roll pa na kasama. Ang tendency, kahit ang team ng Payaman ang nakakuha ng turtle, nakuha naman din agad nila at hindi na pakinabangan yung kanilang turtle back. Exactly. Actually, a good counter play na ginawa dito ng ating team RBC. Sabi mo nga, they got the turtle, pero definitely kailangan mo din patayin yun. Kaya inasim eh. Inasim ni Packets, mga kaibigan, para hindi niya ma-utilize well yung kanyang turtle buff nito. Alam naman natin, ladies and gentlemen, if you have that turtle buff, that damage boost na ibinibigay mo, mas madali sa'yo, mas easy for you to rotate sa mga jungle, and plus baka mas madali para sa iyo mag-invade as well sa jungle ng iyong opponent. With that jungle alone, Kuya Kit, mas mapapadali rin sa iyo na ma-reach mo yung power spike na sinasabi natin dito. Pero yeah, mga kaibigan, 5 minuto na nakakalipas, pero look at the goal difference at this point in time. Team Payaman pa rin have the advantage. Nakita na natin to sa game number 1. Ito na yung dapat isipin ng RBC kung paano ulit ihinto yung ganitong sabihin na natin aggression at sabihin na natin the wise game or wise strategic game ng ating team Payaman. Ayun na nga, Kuya Stead, pero parehas nag-i-scaling dito yung Nathan and ano, pero yung Paquito ang sakit ng mga suntok na pinipigay niya. Sabi niya, hindi lang dapat si Kaysen ang tutukan nyo dito. Ako din, dahil 2-0 na ako, may falling star mo na binigay. Pa na shadow at yung plug gumamit na 5 para mang 5.
na rin ang Blazing Do It na, pero may, may DHS na siguro yung ating Claude, ginamit yung Flicker para hindi siya mamatay, pero dito sa may bottom lane, may bawi na agad, kung makakatakas yung Claude, hindi naman makakatakas yung isang miyembro. Nako po, Kaizen yata, may ipit doon sa bottom lane, ladies and gentlemen, nakapag-tornos pa nga mga kaibigan, puncture out! Para lamang makatakas doon sa mga kamay dito ni Kuya mo, Reggie. Pero basically, yun yung mga dapat mo muna nga sabihin na natin i-bear in mind when you are actually facing on a 2v1 situation pero mukhang maiipit doon si Pakito. Maiipit talaga doon si Pakito pero yung Falling Star Moon, binibigay niya na lang. At sakit na nga ng damage output sa nating Claude pero hindi umabot. Wala pa palang ultimate skill doon ang Kuya mo YOLO. Pero si Reggie nag-aabang din dito. Kuya Stead, kung mapapansin mo, hindi masyado nakakapagpakita ng dashing capability dito. Yung K-Zen, yung Lancelot, gawa ng isa nating Kupra. Alam mo naman, pagka nagbola-bola na yon ay makakancel mga dash niya. Pero dito, RBC naman ngayon ang pumapwesto katulad sa game number 1. Nakadalawang turtle ang Team Payaman. Nakukuha nila yung sumunod na turtle. Pero titignan natin kung sino yung susunod na makakakuha ng Lord. Big objective yon dahil Luminous level 1 Lord na yon. Pero dito, para reset lang yung gagawin nila kasi kakatapos lang ng isang objective quested. Definitely reset, definitely kailangan nila ulit umikot dito mga kaibigan. Well, at least change the minion wave flow para sa favor ng ating Team Payaman dito para again RBC magkaroon ng struggle na mag-push forward at mag-push that as well ng mga turret. Yes, they have the advantage of turret takedown ang ating Team Payaman but doesn't mean na nandun na, nasa kanila na yung winning condition. Ang kailangan ni bear in mind dito ng ating Team RBC is that focus more dito sa mga resources natin, focus more sa mga gold resources natin and objective as well. Kasi late game wise, Kuya Ken, RBC might get this one. I get this one talaga, Kuya Stead. Pero ang problema, ang kailangan lang dito ng RBC is sustain papuntan late game. Tama ka nga, pagdating sa late game sila, talaga yun lalaman. Pero Team Payaman, alam nila yon Kuya Stead. Alam nila na pwedeng, hindi nila pwedeng paabuteng sa late game. Kaya tignan mo, ngayon, nagsasama-sama na sila. Gusto na lang agad nila itulak itong middle lane para mas malawak yung magiging galaw nila. Kasi pagka ang napilay sa mapa ay yung middle lane, talaga naman mahihirapan ka sa pag-ikot dito sa mapa natin. Pero dito sa main middle lane, Kuya Stead, tamo ba? May nabubuo, Kuya Stead. Magbibigayan lang yung Esmeralda, mga nauubos yung buhay ni Yolo sa pag-anong gano'n. Stay no more. May Feather Earthstrike na binigay pero ang sakit na rin ng damage si Kaizen with a Thorn Rose. Pero disengage na daw. Nakita nila na pinap-up na yung Feather Earthstrike. Babalik tayo yan. Tama, mga kaibigan. Sir NG, doon pumasok sa likuran, no? I don't know if that is a strategic plan for the Team Payaman para lang mabugaw yung ating team of the RBC pero I guess meron yata ang problem dito si Kuya. Oh yun, huminto yung ating Claude, yun lang ladies and gentlemen. Pero yeah, dapat continue pa rin ang laro natin pero basing on to what you've said kanina, yung Farsa, mga kaibigan, sino man onto that Farsa as well as onto that Deep that utilizes their ultimate, mga kaibigan, it's a good choice na kailangan mo mag-retreat or at least get out of that zone. Okay? Alam natin, the burst capability ng dalawang hero nito, kailangan mo lamang din, buy some time, iwasan mo yung mga skills na yan kasi wala eh. Masakit at mahapde definitely itong mga burst damage ng dalawang hero natin ito. Ayun na nga, Kuya Stead, pero yung Claude, kailangan niya na mag-scale dito kasi yung Nathan, may endless battle na siya. Ewan ko lang kung Phantom, kung Scarlet Phantom yung isa na hindi ko na masyado nakita pero pa-BOD na rin ata, Kuya Stead, medyo nakakatakot na ang isang Nathan natin kumpara dito sa Claude at namatay pa siya dito. Pero isa din sa pinaka-factor kung bakit nanalo dito yung Team Payaman ay nai-utilize nila eh. Tanda nila yung mga cooldown ng ultimate. Ang team ng RPC at ngayon sila na ang makakakuha ng Lord. Aabot ba ang Lancelot natin? Medyo huli yung Phantom Execution Thorn Rose niya na combo at hindi na siya umabot at ngayon mapapakanta na lang si YOLO doon dahil siya yung magiging casualty dito. Nakuha na ng Team Payaman yung Lord, nakuha pa si YOLO. It's a big win for the Team Payaman. Tataas dito yung winning rate nila.
Oh my G, the winning rate, mga kaibigan! Ito na ba, yung payaman ng aba? Sa mga kami ng aba nila, that is actually the big pressure right now, mga kaibigan. Pero makikita natin kung magkakatotoo ba yung mga prediction natin at this point in time. Pero I think timpay na naman dito, Kuya Ken! Ito na naman, meron na ditong real world manipulation talaga naman. Ang ganda ng pagkakalagay ng covered court. Mapapaalis ka talaga dahil bawal pa maglaro sa covered court, Kuya Sted. Pero yung Lord dito sa top lane, Romaraga sa Team Payaman pa rin talaga. Respeto pa rin talaga ang ginagawa nila dito. Hindi perket may Lord na sila ay mag-overextend na sila. Ang gusto nila dito makuha yung mga piliit na win dito. Kasi Kuya Sted, kahit maliit lang yan yung mga win percentage dito. Kunwari, pag unang purple buff, the orange buff, dadagdag yon sa panay, sa pagkapanalo nyo, idadagdag sa objectives nyo yun. At ganun ang ginagawa ng Team Payaman. Hindi perket may Lord tayo, ay sure win na tayo. Yeah. Kailangan pa natin maghintay ng level 2 Lord. Dahil ang level 1 Lord, napakadaling burst down na with the parse. Well, basically, yung level 1 Lord ito, alam naman natin na madali lang i-turn down nito, or take down nito rather, Kuya Kento. So, ang ginawa nito ng Team Payaman, they chose na mag-ano na lang, na mag-diversion play na lang dito, taking the turret onto the bottom lane, and clearing out all the jungle monsters ng ating Team RBC. Tignan mo ngayon, suyod na suyod, Kuya Kent, yung mga jungle monsters dito ng ating Team RBC. Sa estado nito, Kuya Kent, ang hirap na para sa RBC na lumabas sa kanilang mabase dito. Plus, wala pa silang gold resources na makukuha because yung jungle monsters nila ubos. They will just rely on to the minion wave flow na binibigay ng Team Payaman. Ayun na nga, Kuya Sted. Talaga naman, ang isa nating, sabi dito ng isa nating commentator, si YOLO daw. Di ba kanina na kinukuha ng Lord ng Team Payaman, pumasok si YOLO, you only live daw eh. So, ikokot na siya na daw yun. You only live once. Kahit mamatay daw siya eh. You only live once, Kristen. Pero dito, ha, balik tayo dito sa game. Natawa lang ako kaya ano ko. Pero Team Payaman pa rin. Ang bottom line nitong larong ito, sila pa rin yung most probably na sila yung pa rin yung mananalo. Pero nandun yung Hayabusa. Kinukuha niya lang. Kinukompleto niya lang yung mga core items niya para mamaya kapag nagbigayan ng 5v5 blow by blow job ay sila ang lalaman. Pero yung Falling Star Moon, pinapapta din sa may middle lane, yung real world manipulation, medyo dehado dito ang Team Payaman kasi nagkaroon ng idea ang RBC na nakuha, naibigay na yung dalawang ultimate skill. Alright, mga kaibigan, ngayon na masyado ng maliit yung breathing space ng ating Team RBC dito, meron pa bang chance na makakuha yung ating Team Payaman ng winning condition? But then again, hindi pa naman natin ano, sasabihin na this is the end of the game, mga kaibigan. Okay, we actually saw that RBC is having a struggle dito, pero again, pwede pa naman eh with the level 2 Lord, baka sakaling nangyari onto the game number 1 natin at magkaroon sila na sabihin natin ng bagyang liwanag, Kuya Kent, no? So again, YOLO, nasa mga kamay pa rin niya ang mag-save ng ating team of the RBC. Plus, of course, the positioning din ni Kaizen as well as ng ating Parsa dito. If and then, mag-succeed rather, etong mga hero na to or mga player na to, Kuya Ken, pwede, may chance ang ating RBC over Team Payaman. Pero Team Payaman, hindi pa rin sila pwede maging complacent. They at least need to get this Lord, Kuya Ken, para nga naman dire-diretso bumubulusok na yung laban na to. Pero nandito na ang mga miyembro ng Team Payaman at nandito na rin si Jedi Mendoza sa ating comment section. Ang Team Payaman ngayon ang kumukuha na naman ng Luminous Lord. Magbibigayan dito, hindi pwede agad ibigay dito ng RBC. Tignan mo, yung pwestuhan ni Kaizen, gusto niya makuha yung Lord pero kinansin nila ito. Binigyan nila si MPL-Philippines sa Team Payaman ng RBC pero tumatay yung matatag dito ang RBC at ngayon pare-pare sa silang walang buhay pero namatay yung Ruby. Namatay na naman si YOLO the Yo only fans, siya lagi yung tiyayatap at ngayon mukhang ire-resist muna nila pero hindi alam ni Chessman na marami pala dito miyembro ng RBC. Isa na wala sa RBC, lima na katayo sa Team Payaman pero hindi pa rin sila pwedeng kumuha ng Lord dito dahil alam naman natin, Kuya Sted, ang Lancelot, ang laki talaga ng potential ng manakaw to ng ganun-ganun na lang with the Phantom Execution, Thorn Rose, and the Retribution, Kuya Sted. Definitely. Pero ngayon, nakikita mo na ginagawa dito ni Reggie, kumuposition na naman muna para, naku po, para sa tinamaan dito, Kuya Kent. And
again, another chance for the side of the team Payaman na secure itong Lord natin. And tingnan mo naman, the zoning capability of Reggie, binablock niya all the entry point dito. Pero Blazing, do it! Blazing, do it na nga naman. Pero mamapatay ata dito ang isa nating infantis ito. Ngayon, mananakbo sila yung Esmeralda natin hinahabol, yung dalawang miyembro dahil running nila, pero focus lang daw ang team Payaman sa goal para daw maya, para daw yumaman, para daw manalo team Payaman. Kukunin nila tong Lord at ito na ang magbibigay sa kanila ng 2-0 para sa RBC. Pero tignan natin pa rin, hindi pa rin kasi mawawala dito yung factor mechanism ng RBC makabawi dito. Meron silang Feather Earthstrike, the Blazing Duet, the Phantom Execution, left and right hook ng isa nating pakito. Mabilis pa rin nila naman makiklear yung minion waves at yung Lord. Ang problema nga lang, paano pag sinabayang ito ng team Payaman? Gambare, gambare senpai mga kaibigan, is actually on to that fourth item. And look at that, Kuya Kent, DHS Golden Staff with the Wind of Nature. Definitely, ang sakit na nito eh, no? Maganda na to para sa ating team RBC na mag-go for the gold na kagad sila. I mean, go for that ano na, for that team fight mga kaibigan, mas lalamang sila if and then magkaroon lang ng isang magandang set talaga kay YOLO. I'm giving the pressure to YOLO kasi, ladies and gentlemen, para hindi mahirapan yung mga team of the RBC dito na mag-go in or mag-go big as well. Nasa mga kamay ni YOLO dito ang ikapapanalo din as well ng ating team RBC. Pero Team Payaman, directly going in onto the tier number 3 and real world manipulation answered by the Team Payaman Piyakit. Pero dito ha, mamamatay na naman yung Kiva, mawawalan na siya ng buhay, may Tyrant's Vengeance ni Gayton at yung Lord buhay pa rin. Medyo nauubos na dito yung mga buhay ng Tore, Kuya Stet, nawawala isa-isa at mukhang Team Payaman na ba ang mananahal dito Kuya Stet? Possible, nasa kanila na tong game number 2 natin mga kaibigan. And down, actually they defended it well pa rin because the Lord is down already. But unfortunately, all the 33 or the 33 mga kaibigan dito ng Team RBC, grabe, buradong burado, malinis na malinis, kalbong kalbo, sabi nga natin shame na shame eh. Pero naku po, sasagot dito ng Blazing Duet, Kent. Ayun na nga yung Blazing Duet na binigay. At ngayon maganda pa rin na may pinapakita doon ng RBC lamang, nawawala na sila isa-isa. Wala na ako. Masabi ko yung step. Oy, wala na nga mga kaibigan. Pero ako po, set up coming in, ladies and gentlemen. With entropy as well. Dito sa ating Nathan, ladies and gentlemen. Pero nakikita naman natin, susundan kagad. The Feather Strike doon, hindi pa rin sapat doon. Mapipilitang umatras kagad si 2. Four men, mga kaibigan, na natitira onto the side of Team Payaman. Meanwhile, tatlo naman onto the side of the RBC. They are having a struggle at this point in time knowing that they don't have any turrets ngayon, Kuya Ken. Ngayon, sabi natin, wala na yung dalawang, wala na yung mga turret natin. Plus, level 2 Lord nasa mga kamay ng Team Payaman. I don't know if they're still going to wait for the third Lord or baka naman susubukan ng RBC ito na kunin. With that level 3 Lord, mga kaibigan, baka magkaroon ng liwanag ang ating team RBC. Ayun na nga, Kuya Stet. At ngayon, meron pa konting liwanag na nakikita. May Tori pa silang kasama. Pero kailangan na nila ditong mas maging aggressive. Kasi Kuya Stet, 47 seconds na lang, lalabas na yung level 3 Lord at nagbabakbakan na agad. Masyado na dito malalim ang isang nating Esmeralda. Ngayon, meron pang Kupra nagbabanat daw. Maganda yun pagkakalagay ng real world manipulation. At ngayon, binibigay nila lakit na ng skill. Pinahihirapan na nila ang RBC. Ayaw na nilang pahingahin. Ayaw na nilang bigyan ng oxygen. Ayaw na nilang bigyan ng chance ang manalo dito ang team ng RBC. Team Payaman with the pressure. Binibigay na nila lahat. Lahat ng kaya nilang gawin para hindi makaangat dito ang RBC. We are down onto the late game mga kaibigan. 19 minute mark on the clock. Actually, the goal doesn't matter anymore, Kuya Kit. Magmamatter na lamang dito kung anong mga item ang meron sila. Pero again, YOLO will fall down onto the setup ng mga ating Payaman. Naubos, pati nga pantubos. The second life immortality down na rin, Kuya Kit. And again, a chance, a big chance for Team Payaman na pakuha itong level 3 Lord natin.
Ayun na nga, pero si Kaizen, minamatay niya pa rin dito yung Lord Yestet. Hindi niya kasi pwedeng ibigay ng ganun-ganun na nakadali, pero mamamatay ata siya dito. Ang ganda na pagkakabasaut ng Team Payaman. At ngayon, level 3 Lord with the Team Payaman. Talaga naman, talagang yayaman sila. Mamamatay pa si Kaizen, gumamit pa ng Winter Dragon, pero wala siya pagdadasyan. At ngayon, yung Team Payaman nasa kataas-taasan na ng pagkapanalo nila dito. Nasa kanila na ang winning reign advantage with a 90%. Samahan mo pa na 5 miyembro at idagdag mo pa ang dalawang wala sa RBC na si Kaizen at si Yolo. Wala na nga silang tank, wala pa silang jungler. Paano didepensa nito ng RBC? Tignan mo naman yung movement speed, Kuya Stet, ng ating level 3 Lord na andito na sa may middle lane. Maraga sana magsasama-sama na sila. Let's vault in na kamo ito para malabol. Despite lamang, may rearward manipulation para may slow lahat ng miyembro ng RBC. May blazing duit na binigay kasi ang problema. Wala tinatama, may morning star mo na binigay. May success range pa. At lahat na ng skill, binibigay na nila. Nakalaktori na. Ngayon, ang Team Payaman ay tatapusing ang number 2. Ang match 2 with a 2-0 sa team ng RBC. Grabe. Grabe, Kuya Stet. Ang pinakita doon ng Team Payaman. OMG, mga kaibigan. Well, honest to goodness, compared to the game 1, mas dominant ngayon ng ating Team Payaman.